Mga Bok, may bisita tayo ngayon kasi natuwa ako rito kasi na-hit niya na yung first million niya sa community. Eh nakakatuwa kasi dati itong Seaman. What? Makakabaro, di ba? Nice. Kabaro ba tawag doon? Chef to ng barko. So, siya nagluluto at pinapakain yung barko. Damn! Pinapakain barko. Dito tayo sa Ikigay. So, marami pang ginagawa. Marami pang mga ginagawa dito. So, dito si Andrew. Yo, what's up, di ba? What's up mga kabaro sa mga nanonood dyan. And thank you so much, LPG. Yes. Uy, ito yung mic, bro. Ito. Ayun, natuwa lang ako nito. Tara, labas tayo, bro. Wow. Natutuwa lang ako dito kasi ito si Andrew. Dati to na pag nakakapunta, kasi nakakapunta rito sa Ikigay, ano, mga nakahit ng first million. Nakahit ng first million. So, ang tawag dyan, mga M-Squad or Millionaire Circle. Yun ang nakakabisita rito sa Ikigay para parang makontrol sa dami ng community natin, sa laki ng community natin. So, hindi naman natin ma-accommodate lahat. So, yung mga Millionaire Squad lang. So, yes. Since nag-MC na siya, nahit na yung first million, natutuwa ako kasi legit na talaga siya. And talagang tuwan-tuwa na tinutuwa. At pwede na kasi siya mag-post. Kasi before, sabi ko, pwede magpunta ha. Pwede ka mag-picture, pero for your eyes only. Eh ngayon, ano masabi mo? Ayun, ang parang ito talaga yung pinaka-hinit ko na goal. Sabi ko, next time pag nag-MC ako, kasi every time na pag nakakapunta ako dito, ipagdadrive ko sila. Empress, di ba? Magdadrive ko si LPG, pupunta ako rito. And then, sasabihin na LPG, oh, for your eyes only, wala mo na magpipicture, ha? Parang, sabi ko, sila nakaka-post. Sabi ko, anong feeling pag ako naman yung makapag-post ng ganito, ang ganda ng view. Tapos yan, sabi ko, gusto ko talaga i-hit yung Millionaire Circle. Yeah, yes, sabi ko, bilisan ko pa kasi nanggigigil ako kasi isipin mo yung mga taong makakapunta dito sa Ikigay na sobrang ganda ng vibes and yung energy ng bahay. Pati yung mga leaders mo, papangarapin nila pumunta at mahit, yes, yung first million. Totoo, kasi and, yun. And isa Drew, anong pinaka the best na experience mo? Diba kasi nag-for good ka na dito sa Cebu and nag-for good ka na, hindi ka na bumalik, hindi ka na sumakay ulit. Anong pinaka nagustuhan mo while kumbaga parang bukod sa first million na na-hit mo, kasi given naman yan na sa community natin. So, anong pinaka the best na experience mo na bakit ka nag-decide na mag-for good? Kumbaga pinaka the best na experience ko dito sa maraming the best yan na experience. Ang dami kasi. sa 22, may yacht party pa yan. Yes, di ba? Ang daming the best experience dito sa community. Kumbaga, yung community na nakita ko bakit ako nag-for good. Nakita ko siya dahil kumbaga yung welcoming sa akin ng mga mentors dito, lalo na sa LPG, grabe, welcome talaga ako with cheers pa ng bote, sabi sa akin, juniors, di ba? Ano yun? Mompo? Ayan yun, Don Papa. Mompo, pampari pala yung Mompo. Ayan yun, Don Papa. Welcome ako ng LPG. Sabi ko, grabe, ang sarap sa feeling na i-welcome ka ng ganitong mga tao na hindi ko akalain na kumikita pala sila ng malalaki dito sa negosyo na to. Tapos yun, tapos nakita ko yung culture ng community na talagang willing sila. Sobrang passionate talaga magturo sa bawat isa. And ayun, napaka-grateful ko kasi may ganito palang mga tao, di ba? Parang nag-exist pala yung gantong community na hihilahin ka pataas. Yes. Kumbaga, dati sa before sa work ko na, kumbaga, bahala ka dyan. Ikaw na bahala dyan, alam mo na yan. Uy, yung kulturang sip-sip para umangat. Totoo yan, totoo. Oh. Politics kapitan, sa trabaho. Alam na. Kapitan, di ba? Kapitan, alam na. Galingan natin sa victualing. Ngayon si Mayor, di ba? Lagi nagagalingan niya sa pagbilang ng pagkain sa provision, di ba? Alam na ni Kapitan yan. Kaya ayun, kumbaga, ang dami ko naging experience na dito sa community na tumataas araw-araw yung gratitude ko sa katawan. Kumbaga, parang napifeel ko na, ito pala yung buhay na kaya pala maraming nangangarap na maging part ng community na to kasi grabe ang babait ng mga tao sobrang tsaka ang gwapo-gwapo. Ang gandang mga lalaki. Ayun, talaga maraming salamat kasi 'di ba maraming natutunan. Bukod sa natutunan, dumadami ng pera. Ayun, 'yung maganda. 'Di ba? Dami ka natutunan, natututo ka na sa buhay mo, natututo ka pa sa financial. Kumbaga,
dito tinuturo talaga lahat. Yes. Kaya, ayun, thank you so much, kaya LPG. Kaya kung ikaw nanonood, all walks of life, the bottom line, kahit ano pang profession, kabaro, kabayan, ka call center, di ba? Kahit ano pa yung profession na yan, bottom line, pera. So, ibig sabihin, kaya naman tayo nagtatrabaho, nagsisipag kasi bottom line, gusto natin kumita ng pera, gusto natin kuminhawa ng pera, gusto natin mag-level up ng experience ng buhay kasi life is all about experience. Depende sa pera mo, depende sa amount of money, ibig sabihin, yun din, kumbaga tipid, kung tipid din ang pera mo, tipid din yung experience. Pag bongga ang pera mo, bongga din yung experience mo sa buhay. And minsan lang tayo dadaan sa mundong ibabaw. Yung tipong pag darating ang time na pag tumanda tayo, ganito yung itsura pag tumanda tayo, bro. I mean, pag tumanda. Ayan, sana na-experience ko ng bata yan. Pero pag tumanda ka, na-solve ka. Ato ko, lahat yan. Na-experience ko yan. Na. Ayun, totoo yun. So that's it, mga bok. Thank you sa pagsubaybay. And natutuwa lang ako sa kaibigan ko na nagsimula, yes, na nag-for good dito, na ngayon, nag-enjoy talaga dito yung buhay sa Cebu. Masaya-masaya, kasama niya pa lagi yung partner niya. Kasama sila, couple goals din sila. Yes. Habang umaangat din, talagang ang career din nila. Kumbaga, malaking bagay yung technology, pero malaking bagay yung presence, yung dalawa, yung isa't isa talaga na magkasama kayo, na kasama kayo nag-grow, kasi natutuwa ako sa growth yung si Phoenix, si Natasha, galing ng upline mo yun, di ba? Mentor mo yun, you know? Mentor. Congrats. That's it, Bok. Thank you so much, Ayop, LPG. At na-inspire ka, maraming natunan sa mga vlog natin. So next time, this is LPG. Sabog!